Magandang araw mga kayamyam ni Idol. Gagawa tayo ng masarap eggplant pero baked ratatouille with eggplant. Magandang araw mga kayamyam ni Idol. Ito na naman masarap ang gagawin natin dahil iba na naman ang gagawin natin ngayon. Ang gagawa tayo ng masarap eggplant pero baked ratatouille with eggplant. Ang gamit natin ang ating F1 Prolifica, attractive reddish purple fruit, hindi matubig ang bunga, long shelf life, least prune to the border. Aling uod, ika nga, kasi karamihan sa mga talong, maraming uod. But this time, ang ating F1 Prolifica, wala po siyang uod. Alright? So gagawa tayo. Siyempre naman bago tayo magluto, maghugas muna tayo ng kamay. Kanina, naghugas na talaga ako ng kamay at sanitize na talaga aking kamay bago tayo magluto. Alright? Handa na ba kayo mga kayamyam? Sige, simulan na natin. So ito po yung ating talong, no? So hahatiin lang natin sa, yan, okay, ayan. This my style, lalagyan ko lang siya ng bacon. Not too much, maybe half of this. Okay? Para lang magkaroon ng lasa. Actually, pwedeng gulay lahat. But for me, lalagyan ko po siya ng kunting bacon. Kunti lang. Okay. Yan. Lagyan natin kunting mantika. Siyempre naman, cooking oil. Yan. Kunti lang. Kasi may bacon lang. Yun. Okay. There you go. Then, of course, the garlic. Put the garlic and the onion. One at a time. All right. No, no. Then, meron tayong bell pepper. Para may kulay lang, no? Yan. Okay. So, tomato. Ito yung everybody can cook, no? Pwede magluto. Kasi gulay nga naman, no? Look at that. Then, of course, yung ating eggplant. Yon. Prolifica. Right. This is too much. Enough na. Okay. Whew. Wow. You know, of course, white pepper, and of course, the salt. A little more salt. Yan, a little more. Yes. I don't know. Then, lagyan natin ang tomato sauce. No? Okay, not really too much. Yung magkulay lang siya. Yun yung pwede na po. There you go. Wow! Wow! Alright. So, takpan lang natin siya hanggat kumulo. Mamaya may cheese ibabaw sa middle layer with a tomato, with a cheese, with a breadcrumbs. Okay? Takpan lang natin hanggat sa kumulo. Okay? Siguro pwedeng-pwede na dahil after 15 minutes, pwedeng-pwede na. Okay. So, luto na po ito. Ang gagawin natin ay first, ang technique ko po, lalagyan ko na breadcrumbs ilalim. Kasi bibake natin, ha? Bibake. Yan. Ratatouille. There you go. Again, breadcrumbs. Then, of course, ang ating cheese. Ang cheese. Okay, one more. All right. Again. Okay, then. Again, breadcrumbs. Of course. Everybody loves cheese. Okay. Ako rin mahilig sa cheese eh. Ayan. More cheese.
Alright, you can use quick melt or parmesan on top. Yeah. There you go. Again, a little bit of breadcrumbs. For about 10 to 15 minutes until golden brown. Wow, it's hot, very hot. Wow. Put in the oven. Yeah. Hanggang mag-melt. Okay? Ito na mga kayam-yam. Talagang takam na rin ako. Alam kong takam na kayo. Kaya ito na. Oy! Umuusok pa ako. Oh. Kumukulo pa ako. Tubok. Ayan. Init. Okay, ito na. Baked ratatouille eggplant mga kayam-yam ni Idol. Ito yung ginamit ng F1 Prolifica. Attractive reddish purple fruit. Hindi matubig ang bunga. Long shelf life. Least prune to borer. Yung uod na sinasabi, di ba? Kaya ito na mga kayam-yam. Kain na na! Magkita-kita tayong muli sa sunod na linggo para sa masarap at masustansyang pagkain na ihahanda ko sa inyo. May gusto ba kayong iluto ko sa susunod na episode? I-comment nyo lang dito. At huwag kalimutang mag-subscribe ng aming YouTube channel, Seedworks Info Center, para mapanood ninyo ang aking mga past episode. See you next week, mga kayam-yam!